Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's video, magpapapasta ako ng ipin ko dahil, ayun nga, kita nyo naman sa title, magpapabrace na ako. Yung ano lang guys, 11 na ipin yung papastahin sa akin. Actually, naka-apat na sila sa akin. So, ngayon, ang gagawin is apat na naman. And then, tomorrow, tatlong ipin naman. And then, tapos na siya mapasta. No? Yung tista ang gagawa sa brace ko is matatagpuan siya sa San Roque. And then, yung first punta namin sa kanya, nagawa na yung apat kong ipin na ipapapasta. And then, nag-suggest na siya na magpa-extray na ako ng ipin ko. At ito yun, guys. Ayan, papakita ko sa inyo kung gano'ng pangit yung ipin ko, no? Kaya ito talaga pag-brace ko talaga is on purpose talaga siya. Hindi lang siya yung pang-tipak lang, pang-forma, ganun. Talagang ayan, ayan yung ipin ko. Alam kong overbite or underbite ako. Basta, ayun. Ito guys. Ayan. Diba yan? Ito yung ipin ko. Kita nyo yung, ano, yung ipin ko sa harap. Talagang yan talaga yung problema. Buka akong rabbit dyan. Diba guys, wala naman silang sinabing tatanggalin sa ipin ko kasi parang iuurong lang naman siya. Yun yung ano ng brace ko kasi wala naman ako sungke. Talagang problema ko lang talaga is ito. Ganyan siya. Halos nag-boom na siya. Simula bata ako, yan talaga yung parang insecurities. Insecurities! Wow! Basta't ayun, dyan ako na ano, pagka nag-i-smile ako. Ganyan. Ayun guys, dito ko na nasimulan yung video ko kasi nung una akong nagpa-ano ng ipin, hindi ako nakapag-video, nag-mini vlog ako sa page ko. Diba gaano ka mahal magpa-extray ng ipin guys? Like, eto, nagkakosyo ng 2,000 pesos. Diyan lang siya sa banda sa amin sa Fortuna, sa JRA Laksamana Dental Clinic. Doon ako nagpa-extray ng ipin. Ako magpapasta guys, kung mabayad na lang ako. Alo, ang dry. Bayad na ako guys. Tatlo yung ginawa niya ngayon. Yeah. Dito ko sa labas ng clinic niya. Hi guys! So ngayon, November 2 and 9:30 na. Actually, dapat November 5 talaga ako magpapabrace or ilalagay na yung braces. Kaso, nagulat ako, pwede na daw pala ngayon. Kasi kahapon, kakapasta ko lang, which is tatlo yung ginawa ni Doc. Hindi ko siya napakita na maayos sa inyo, pero ito siya. Ayun, yung pinakadulo doon. Ang weird naman ka, ganun ako sa inyo. Pero yung pinakadulo doon, tapos isa dito sa taas. Medyo kinakabahan ako kasi hindi ko talaga alam yung feeling ng naka-brace. Pero kakayanin ko to. Diba? Ayan, ito yung before ng ipin ko. Yellowish talaga yung teeth ko. Tama ba? Yellowish. Basta, ayun. Kasi, parang ano,
dahil nga tabi-tabi nga sila, parang nahihirapan ako mag-toothbrush. Na kahit ano pang gawin ko, hindi talaga siya puputi. Pero ngayon, syempre i-cleaning muna yan. Puputi na yan, tapos braces. Yung palang braces na gusto kong kulay is color gray. Kaya, yun. Parang mas maganda daw tignan yun sa apron. Ayoko mag-try ng royal blue or what. Parang hindi ko siya personality. Personality! Basta, ayun guys. Ayun guys, pupunta na kami sa dentist. Ayun yung suot ko. Magganyan lang ako kasi malamig dun eh. Ayun, be. Hindi ko alam kung ano, kung excited ako. Pero kinakabahan ako kasi nga hindi ko alam yung feeling ng naka-brace. Hindi ko alam gaano siya kasakit. Pero sabi nila, ang ingin ng aso dun. 3 days lang siyang sasakit. Kasi nga, parang yun na yung ano, mag-move na yung ipin ko. Pero, ayan, ito na yung last na masisilayan ko yung ipin kung walang brace. Excited ako, babe! Let's go! So, yung gagawin nila sa akin ngayon, isasabay na nila yung cleaning sa ipin ko bago mag-brace. No, sinabay na siya sa pag-brace. Kasi yung iba, unahin yung cleaning. Pero ako sasabay na lang sa brace and yung pagsusukat. Yung parang meron kang, ano, isusubong ganun. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero yun guys. Let's na yung braces ko, guys. Mararamdaman ko parang siyang nakaumpok. Ang weird! Oh my God! Hinahanap ko yung papa ko kasi siya yung kasama ko. Ayun siya! Yan, guys. Masasanay din ako. Update ko kayo pag naka-uwi na ako. Guys, kaka-uwi lang namin. Medyo naninibago pa ako sa ipin ko. Medyo sumasabit pa dito. Sabi nila magkakaroon daw ako ng parang laso. Laso ba sa Tagalog yan? Basta yan. Pero wala pa akong nararamdaman na sakit. Siguro bukas o kaya mamaya. And update ko kayo guys. Kapag masakit na siya. Pero ayan. Color gray yung ano ko. Color gray yung pinili kong rubber. Ayan. Kasi mas maganda daw siyang tignan. Yan. Wala pa naman ako nararamdaman na sakit. Pero ayun na. Mabuhin na ako guys. So, masabit siya dun, oh. Oop. Hi, guys. Hi, yes. Nagsisimula nang sumakit yung... Hindi ko lang kung dito. Pero kasi ito talaga yung sinisix talaga. Nagsisimula na siya, guys. Ito na yung paghihirap ko. Bracket, guys. Ayan, nakikita niya. Meron siyang tusok dyan. Medyo natatouch. Hindi naman medyo. Talagang natatouch talaga yung skin ko. Hi guys! So ngayon, parang ito na yung aking day 3 or day 4 na nakalagay na yung braces ko. At kita nyo naman, medyo nahihirapan pa akong magsalita kasi nga sumasabit pa yung mga brackets. Kasi di ba yung mga brackets, meron silang mga nakapatusok na ganun. Sumasabit po siya sa ano ko. And then dun sa 3 or 4 na nakalagay na yung braces ko guys is naka-experience ako ng singaw sa loob ng bibig ko. At ayan, medyo talaga nahihirapan talaga ako magsalita ng normal. Parang, lalo na yung S ko, guys. Hindi na siya yung S na normal lang.
Nagkaroon ako ng singaw dito. Medyo namamaga pa siya. Talagang as in. Dito, tapos dito, dito. At dito din sa taas. Hanggang ngayon, guys, hindi ko pa rin kayang umuya. Kahit yung kanin talaga, nasasaktan pa rin yung ipin ko. Pero kapag nakain ako ng kanin, dapat meron siya sa bawah. Pero hindi ko siya umuya. Kasi kapag natatamaan siya, masakit. Alam mo yung parang matatanggalan ka na ng bungo. Ganun yung sakit niya, guys, noong day 2. Dito talaga, yung talaga yung pinakamasakit or pinakamahirap na part kapag nagpa-braces ka. Yung kasi doon na nagmo-move yung mga ipin mo, doon na parang humuhulma na siya. Ayan o, nag-move na ang bilis. Ayan. Tapos nga guys, kapag ka bagong gising ko, alam niyo ba, hindi ko mabuka-buka yung bibig ko kasi nga sumasabit talaga sa lahat. Sumasabit siya. Tapos, itong pag-brace ko to, natutuwa akong mag-toothbrush ng maayos kasi talagang tamad akong mag-toothbrush. Alam niyo. Kaya nga dami-dami pinasta sa ipin ko guys. Kasi nga, hindi ako ganun kano mag-toothbrush. Ewan ko, tamad-tamad ko. Pero ngayon, ayan, natututo na ako. 45,000 yung braces ko. Nahirap na talaga akong salita. 45,000 yung braces ko, guys. And then, yung down payment namin doon is 5,000. 100 pesos yung binayad ko para sa cleaning sa ipin ko. Actually, guys, gaya nga na sabi ko kanina sa mga naunang clip, yung ipin ko talaga is talagang yellow talaga siya. Like, as in, kung makikita nyo ako sa personal, baka gumanong kayo sa akin. Pero, ngayon, ano na siya, white. Hindi na siya yellow. Guys, ang kinakatakot ko ngayong may braces ako is kapag natanggalan ako ng bracket dahil mahal magpa-install ulit ng bracket. Alam na kahit isa lang yung natanggal or nawala mong bracket, talagang masakit talaga sa bulsa. Braces ka, alam mo na siguro kung ano yung mga dapat mong kainin, mga hindi mo dapat kainin. Di ba? Lalo na yung mga chicharon, mga matitigas. Hindi ko alam guys kung bakit ko ba yung naka-braces or hindi. Talaga parang sobrang sakit. Alam mo, ramdaman mo talaga yung higpit. Pero ngayon, guys, is hindi ko na gaano nararamdaman yung pit sa ano ko. Talaga nararamdaman ko na lang yung mga sumasabit na mga brackets. Ayun, yun, yung mga singaw ko. At ito, guys, so parang siyang namamangga dito. Masakit siya kapag na-touch mo siya kasi hindi ko mapakita sa inyo, nakakaya. Pero may singaw ako dyan. Ang laki-laki. For the day na magpapabrisis ako. Medyo, hindi naman medyo, talagang kinakabahan talaga ako kasi nga hindi ko alam kung ano yung feeling ng merong braces lalo na kapag nilalagay. Habang nilalagay pala yung braces, wala akong mararamdaman ng sakit like as in. Damdaman ko lang yung sakit nung nilalagay na yung mga rubber. Ayan, yung mga rubber na yan. Yung rubber ko guys is gray siya pero mukha siyang silver. Ayan. Gabihan nung nilagay ito, nakakain pa ako ng takoyaki tsaka ano. Tsaka na sushi, doon medyo hindi pa siya masakit. Pero yung second day ko nga, yun talaga yung pinakamasakit talaga. Buong araw, nung second day ko na yun, nararamdaman ko talaga guys. Eto, buo yan. Ang higpit-higpit, ang sakit-sakit. At ayun guys, ayun lang yung share ko ngayon sa aking braces. So ano na lang guys, kapag magpapa-adjust na ako sa first adjustment ko, mag-vlog ulit ako. Ayun guys, see you in my next video. Bye!